Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ang unang araw ng ating Triduum para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Peña, Francia. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa mga pagdalangin ng laging birhing si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalawalatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyan daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya at iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nang ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas. Pagkat ang saligay, totoo't matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang. May ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumungong. Sa puon matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan, at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit siya, mula nang pumasok, ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay sinasamahan ng mahal na Birhen na hindi man tayo makapunta. Marami po sa inyo mga deboto na taon-taon pumupunta sa Naga, sa mahal na Birhen ng Peña Francia para ipagdiwang ang kanyang kapistahan, para magpasalamat
at idulog ang ating mga panalangin. Hindi tayo makabiyahe, kaya dito natin gaganapin yung pag-aalay natin ng panalangin at pasasalamat. No, sinasamahan tayo at wini-welcome din tayo ng mahal na Birheng Maria, ang mahal na ina ng Peña Francia. At ang lagi naman po, no, yung atensyon ay hindi laging dinadala sa kanya. No, sa akin kayo, sambahin niyo ako. Hindi. Ang mahal na Birhen ang tumutulong sa atin para mapalapit tayo, no, sa kanyang anak. Sa mga magkakapatid po, di ba, pag nag-aaway-away o kaya pag nagkakasala ang isa't isa, sino ang namamagitan? Di ba ang ina? Ang ina nagsasabi, sige na, lumapit ka na. Sige na, mag-sorry ka na. Tapos yung sasabihin naman niya isa, patawarin mo na, intindihin mo naman, unawain mo na lang. Di ba, ganun ang ina, no? At napakagandang, di ba, panimula ito sa muling pagbubukas ng simbahan na pinapaalala sa atin ng mahal na Birhen na ang kanyang anak, ang Poong Jesus sa Sareno, ay mapagpatawad. Mapagpatawad. Na madalas, nagdududa tayo, hindi ko alam po, no? Kamusta ba tayo? Pero marami po, no, talagang nauuwi sa depression, anxieties, o kung ano pa man, nagkakaroon na ng emotional, no, imbalance o problem kasi dala-dala natin yung mabigat sa kalooban natin, no, na may nagawan tayo ng mali, na kasalanan, maaaring yung mga magulang po ninyo, anak po ninyo, namatay sa panahon ng COVID, hindi kayo okay. Dala-dala mo yon at yung bang sinasabi na ang dami kong kasalanan at yung pakiramdam natin yung kasalanan ito, hindi na tayo mapapatawad ng Diyos. Pues, ngayong araw na ito, kasama ang mahal na Birheng Maria, sinasabi sa atin, gusto tayong patawarin ng Diyos. Gusto tayong patawarin ng Diyos. Ang tanong, gusto mo bang patawarin ka ng Diyos? O kaya naman, naniniwala ka ba na kailangan mo ng pagpapatawad mula sa Diyos? Yun. Magandang, di ba, mapagnilaya natin ito dahil dito sa Ebanghelyo natin, may dalawang katauhan. Si Simon, isa sa mga Pariseo, na ang tingin sa sarili, hindi nangangailangan ng pagpapatawad kasi wala akong kasalanan. Yung isang problema, di ba, no? Hindi natin nakikita na tayo po ay makasalanan na kaya hindi tayo humihingi ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad kay Jesus. Hindi ako hihingi ng tawad sa Diyos kasi wala akong kasalanan. Pero habang iniisip natin yun, no, na wala tayong kasalanan, lalong tayong nagkakasala. At yung ginagawa natin para mapagtakpan ang sarili nating kahinaan o kasalanan, turo tayo ng turo kung sino ang may kasalanan. Nakakapagod din naman din yun, no? Sa kabila ng pinagdaraanan natin pa, no? Naririnig natin, turuan ng turuan, sino yung nagnakaw, sino yung nagkorap, sino yung, halos lahat naman sila. Pero walang umaamin. Walang nagsisisi. Yung isa, yung babae, na hinusgahan na ng lipunan na isang makasalanan na nagkaroon ng pagkakataon para lumapit kay Jesus, para umiyak,
Bagamat sabi nga, makasalanan siya, hindi siya dapat humahawak kay Jesus kasi makasalanan siya. Pero pinahintulutan ni Jesus na mahawakan siya, mapatakan ng luha ang kanyang paa, mahugasan, mapunasan ng buhok, malagyan ng pabango. Na muli, pinapaalala, anumang laki ng kasalanan natin, kayang-kaya at gusto ng Poong Jesus sa Sareno na patawarin ito. Kaya, sa paghingi natin ng tawad sa Diyos, patawarin mo din ang iyong sarili. Kasi yun yung pinakamahirap din naman, no? Sabi na, mahirap yung hindi mo nakikita na nangangailangan ka ng pagpapatawad. At mahirap din yung hindi mo rin kayang patawarin ang iyong sarili. Na minamaliit din natin ang Diyos na hindi tayo kayang patawarin. Yung sabi nga, kahit tayo sa kasalukuyan nagkakasala, pinatawad na tayo ng Diyos. Naghihintay lang siya, no, na ikaw mismo magsabi na sorry. Ikaw mismo magsasabi na umiingi ako ng tawad at sisikapin na babaguhin na ang pamumuhay. Nawa po, mga kapatid, sa pagtatapos ng pagtapos ng misang ito, ay mas gumaan ang inyo pong pakiramdam. Mapadito man o yung mga nasa online, pareho pong grasya ang nais ibigay ng Diyos sa atin. Yung malaman mo na pinatawad ka na, malaking kaluwagan sa pakiramdam. Lalo pa yung mga namatayan po sa panahong ito na ang bigat-bigat pa ng kalooban, ibigay niyo na po sa Diyos. Lumapit lang tayo sa Diyos kung nahihirapan tayo, nahihiya tayo, tutulungan tayo ng mahal na Birhen para makuha natin yung kapanatagan, kaginhawahan at katahimikan ng isip at kalooban na hinahangad natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pagmamahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ang ating pong itutugon, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan, ukol sa kapwa, at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito,
Naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng hanay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay tugumot katawan aming tatanggapin ngayon magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo ang mga daladala nila, mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesús Nazareno.